Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay maling na buhay na naig sa kamatayan. Kaya't din ha, kaya't din ha, mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kaniyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't din na, kaya't din na, mamamatay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang Sabado sa inyo lahat na nagsisimba sa Quiapo Church. At ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At mga kapanalig, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon. Isama din natin sa misa na ito na naway matapos na ang salot ng COVID-19 sa buong mundo. Isama din natin sa misa na ito ang lahat ng humihiling ng kagalingan sa iba't ibang karamdaman, lalo na ang mga tinamaan ng COVID-19. Isama din natin sa misa na ito ang lahat ng frontliners na nagsiservisyo ngayon, lalo na ang mga frontliners sa ospital. Isama din natin sa misa na ito ang kapahingahan ng kaluluwa ng ating mga minamahal na yumao. At in particular, sinasama ko po sa misa na ito ang aking mga brads at sis sa Alpha Pi Omega na namatay na, especially yung mga bago lang namatay dahil sa COVID, especially yung Apo Pi chapter na sina Joey, Boy, Bobbit at Sis Kyle. At isama din natin ang ating mga personal na intention. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno,
Hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa imperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako na tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humingit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Espiritu isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. Siya rin
at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa muli, isang mapagpalang Sabado sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At babatiin ko rin ang aking mga bisita, mga sa Apo, mula sa Pai Chapter. Brad, sis, welcome, no? Welcome sa Quiapo Church. At mga kapanalig, ang mga apostoles ng Poong Jesus Nazareno, sila po ay naging martir. Ang ibig sabihin, pinatay sila. Yan po. Yan po ang naging buhay ng mga apostoles. Naging martir sila. Pinatay sila. Pero may isa sa mga apostoles na humaba ang buhay, namatay sa katandaan, at siya ay walang iba kundi si San Juan, ang apostol na iniibig ng Diyos. Siya lamang sa mga apostoles ang humaba ang buhay, namatay sa katandaan. At narinig natin ngayon sa mabuting balita na bago lang natin binasa, sino nagdidesisyon kung saan tayong paraan mamatay o kung ahaba man o iikli ang buhay natin dito sa mundo. Narinig natin sa mabuting balita, walang ibang nagdidesisyon kundi ang Poong Jesus Nazareno. Pero hindi importante, mga kapanalig, kung paano tayo mamamatay. Sino sa inyo nag-i-imagine yan? Kung paano kayo mamamatay? Hindi yan ang importante. Ang importante, maliwanag sa ating mga pagbasa ngayong pinagpalang Sabado, kung paano tayo nabuhay. At importante, ayon sa mga pagbasa ngayong pinagpala ng araw na ito, habang nabubuhay tayo, kabay pa, tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos, ipinapalaganap natin ang salita ng Diyos. Yan ang mas importante. At hindi ang kamatayan natin. Sapagkat, sa uulitin, maging mahaba man o maikli ang buhay natin dito sa mundo, mamatay ka man sa aksidente, sa trahedya, pinatay ka man sa COVID, tumanda ka man, maparalyze ka man, it doesn't matter. Problema na yan ng Panginoon. Decision na yan ng Diyos. Ang mas importante, kung nakinig tayo sa Kanyang salita habang nabubuhay tayo, sumunod ba tayo sa Kanyang salita habang nabubuhay tayo? Pinalaganap ba natin ang Kanyang salita habang nabubuhay tayo? Sapagkat yan ang magiging mga susi para makapasok tayo sa langit kasama ang Poong Jesus Nazareno. Kabay pa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod. Bilang pagsunod sa Kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan
naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak na higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito'y maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ininuluhod namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinangako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ni Jose ang aming itinalagang arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga brads and sis sa Apo Pai Chapter na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Roque, San Lazaro, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gathered today.
paalala. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o sa inyong kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang hanay o row ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pinahintulutan mo sa aming pagdalangin kami itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot na banal na salo-salo. Ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin lumay talikdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque lahat tayo, o pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banid ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami may adya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Nais ko lang munang pasalamatan si Father Raul Salgado sa pagbigay sa akin ng misa na to. Ayan. Kay Father Raul dapat to. Hiniram ko yung misa na to sapagkat mimisahan ko nga ang aking mga kabrad sa kasis sa apo na nagtaliwan o namatay na. Because of COVID, especially because of COVID last year and this year. So, Father Raul, thank you. Pangalawa, sa totoo lang, minsan naisip ko din na paano kaya akong mamamatay. Ayan. Eh, medyo natagalan ako bago nagpari. 11 years bago ako naging pari. Kaya sabi ko sa Diyos noon, Panginoon, Senyor, pag nagpari na ako, kahit isang taon lang, handa na akong mamatay. Kunin mo na ako. Ayan. After 1 year, nasarap pala magpari. Nagbago isip ko, sabi ko, Lord, sana mamatay ako 89 years old. Alam niyo kung bakit? By that time, naka 50 years na ako ng pagkapari. Pero sa muli, walang ibang nagdidesisyon. Kung ahaba man o iikli ang buhay natin dito sa mundo, walang ibang nagdidesisyon niya. At kung paano tayo mamamatay, walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. Ang importante, habang nabubuhay tayo, nananampalataya tayo sa Kanya, nagmamahal tayo sa Kanya, sinusunod natin ang Kanyang mga salita, at surebol, pag namatay tayo, magkakasama tayo sa langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas po natin ang ating mga kamay. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila inyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan at naway kaming iyong mga deboto ay bigyan mo ng mahabang buhay. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa paumbanal na misa, may tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.